pagkasira ng templo ng Jerusalem doon sa pahayag ni Jesus na alin makikita ninyo na ang lahat ng bagay na yan nakatingin doon sila sa templo ng Jerusalem na maguguho, no? Mawawala para po sa mga Israelita, anong napakahalaga sa kanila ang templo ng Jerusalem. So dalawang bagay yung kung tutuusin, no? Una yung pagkaguho ng templo ng Jerusalem. Pangalawa ay pagkaunawa, yung mismong physical ng templo ng Jerusalem, no? Pangalawa ay yung mismong kaakibat nito yung alin, yung katapusan ng daigdig, no? Kasi para sa kanila, kapag naguho pa yung templo ng Jerusalem, katapusan na ng daigdig. Pero makita po natin na alin, gumuho na yung templo ng Jerusalem. Ha? Kaya nga sabi ko nga, kaya nga ho, isa ho sa pinag-aawayan ng Hamas at ng Israel ay yung site na dapat paglagyan ng templo ng Jerusalem. Ha? Yung old site ng templo ng Jerusalem. Ano ngayon ang naroon? Mosque. No? Nakalimutan ko yung pangalan ng mosque. No? Alam ko na yung Golden Mosque. No? Kaya kung kapag kayo makita ng picture ng Jerusalem, yung makita niyo doon na kulay ginto, na dome. No? Noong una, akala ko yun ang templo ng Jerusalem. No? Hindi ho. No? Yun po yung mosque ng mga Muslim. Ngayon, along that vicinity ay doon noon nakalagay din ang dating templo ng Jerusalem, no? Pero bahagi ho, no? Sabi ko nga, no? Una ay yung templo ng Jerusalem. Nasira na ho yung templo ng Jerusalem. Tutusin dalawang beses nasira. Yung unang beses sa Eden ay di yung panahon ay pinamanin ko sa unang pagbasa, ano? Noong kasi yun yung panahon sa aklat ni Propeta Daniel, yung Babylonian exile. No? So, review. Sino ang Babylonian ngayon? Nabanggit ko na yun sa Ebanghelyo ko sa bayan. Kung naintindihan ninyo. Ano? So, ano sinong Babylonian ngayon? Yung Babylon. Present day Babylon. Nasaan ang present day Babylon? Una na kasi yung basa na Babylon, you know? Anong present day Babylon? Anong present day Babylon? Sino nakaalala? Iraq, no? Yung Babylon ay Iraq, no? So, bahagi ho. So, kaya yung sinabi nito kay Daniel, sakop sila ng Iraq nung panahon na yun. Kaya yun ang tawag na Babylonian exile. No? So, bahagi ho na ang nagkataon yung ikalawang, yung unang pagbasa natin, ini-interpret ni Daniel. Si Daniel ay Israelita. No? Kasi sila yung mga kung tabagin natin, mga in-exile mula sa Israel, no? So kung ngayon may tinatawag tayong concentration camp, no? Nauso pa 'yon, no? Sa lumang tipan pa, no? Kailan in exile, talagang doon inilipat yung mga tanging mga iniisip ng mga pinuno ng Israel, lalong-lalo na doon sa Northern Kingdom, no? Coming from the Northern Kingdom. So later on siguro babalik-balikan natin yun. So yun, kaya si Propeta Daniel, yun ay isa sa mga nakuha kasi sila yung kasama dun sa mga exile na nandoon sa Babylon, no? Sa Iraq. No? Nasaan yung Iraq? Nasa taas na bahagi ng Israel. No? Babylon, Israel, Lebanon, ano? Dito ba na yung Iraq? No? So, medyo taas na kumitusin, pero ano pa rin yan ang panahon na yun. Well, yun po, no? Nasira mo yun yung unang templo ng Jerusalem. Ibinuo uli, no? Kasi noong napalaya sila mula doon sa mga
Babylonian. No? Pero ibang story na yun. Yung pangalawang pagkasila, binuuli yun. No? Kaya nung panahon ni Jesus, may templo. Yun ay yung second temple of Jerusalem. No? The same site. Pero bahagi ho, na kung saan ni Alem, ay yun ay pangalawa na naginawa no, na templo ng Jerusalem. Na nasira naman uli. No? Nasira naman uli. Kailan? 70 AD. No? So, 70 years. Ngayon ay 2023. Noon ay year 70. No? O 73 ata. No? Yun ay bahagi yun na kung saan ay nasira. Sino man ang sumira? Ang mga Romano. Ba't sinira ng mga Romano? Ay under sila ng mga Romano. Under sila ng Roman Empire. Kasi, yun ay gawa ng alin. Gawa ng sila naman ay umaklas daban sa mga Romano. Eh, kapag magparusa ang mga Romano, no? Kaya ako, kung mapapansin nyo, no? Kapag magsalita-sunita nyo, no? No? Ay medyo matitigas, no? Parang panalita ng lumang tipan. No? Talagang, anong sabi niya, uubusin. No? Di talagang bawasakin. No? Ito lang winasak nila ang Israel. At isang maliwanag to, kasi napakamahal para sa mga Israelita yung templo ng Jerusalem. Kaya ang templo ng Jerusalem ang kanilang winasa, no? Nung sila lumakas. And until that time, it was never been rebuilt, no? Ngayon, baka itatanong na, bakit naman ngayon na nakatayo ay mosque? Sa susunod doon siguro, no? Yun naman ay gawa ng Ottoman Empire, no? Pero bahagi yun ng pagkilos. Kaya, kung tutusin, ipinapahayag na Jesus na rin. Akala kasi ng mga Israelita, yung templo ng Jerusalem, kasi napakaganda na, hindi na mawawasa. Sinasabi ni Jesus, darating yung panahon, mawawasak yan. Kaya nagalit ang mga Israel, ang mga pariseo at mga eskriba kay Jesus. Kasi parang sinisira niya yung pagiging pride ng pagiging isang Israelita. Pero ipinapahayag lamang na Jesus ang isang katotohanan. Katotohanan ng alin? Yung pagkawasak ng templo ng Jerusalem. At pangalawa, yung sinasagutin niya yung tanong na kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang mga patandaan kapag darating na yung mga bagay na ito? Ang sinabi na ni Jesus ay tungkol na sa tinatawag natin yung katapusan ng taigdig. No? Yung katapusan ng taigdig. So, ibig sabihin, ipinapahayag na huwag anong sabi niya, huwag kayo maniwala na kapag may nagsabi na ako ang Mesiyas. No? So, huwag tayo maniniwala. So, huwag tayo maniniwala na may nagsasabi na siya yung appointed son of God. No? So, huwag tayo maniniwala na si Jesus ay narito na. No? Anong sabi ni Jesus? No? Ay, mangyayari ang mga bagay na binanggit. No? Digmaan, yung mga kalunos-lunos na katatayuan. No? Pero hindi pa yun ang wakas. No? At anong sabi niya? Walang nakakaalam ng wakas. No? Bahagi ho. No? Kaya anong sabi ni Jesus? Huwag tayong matakot. Ngayon po, kasi tayo ngayon ay nasa whole pagdiriwang natin ng Linggo ng Kristong Hari, always yung pagdiriwang ng Kristong Hari, the last Sunday of the calendar ng ating simbahan. No? Bahagi yun. Kaya ang tema palagi ay tungkol sa bakas. At ang panyaya ng simbahan ay palagi maganda. No? Kasi hindi natin alam kung kailan yung bakas. Maging yan man ay mga bagay na nakikita namin sa digdig na ito, kung yan man yung paniniwala ng ating pananampalataya, ano, ay kinakailangan natin paghandaan sapagkat darating ang wakas. No? Bahagi o yun. No? Pero sana tayo ay handa, no? Na makasama sa buong kapal, na makasama sa kanyang kaharian doon
sa dami. Yun ang higit na mahalagang makita ko natin. No? At kaya nga doon sa ano ni Daniel, no? Ay ipinapahay nga doon, ah, lahat ng kapangyarihan yan mawawala. No? Mawawala lahat ng kapangyarihan na yan. No? Matudurog mang pagkakataon. Sana yun po ang higit natin pagandaan. No? Na huwag natin kalimutan. Sa daigdig na ito, ang buhay natin ay maiksik. Kaya, instead na pag-isipan natin kung kailan darating yung pangalawang pagdating ni Jesus, no? Siguro, higit natin isipin muna ay kung tayo ay mamamatay, no? Siguradong ba kayong pamauna, no? Kung tayo mamamatay, eh, tayo ba tayo handa, no? Sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. At yan po yung ipanalangin natin na nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, no? Kaya di po, bahagi rin po ng ating panyaya, no? Sabi ko nga nung linggo, ay meron tayong kumpisalan bayan sa December 11, no? Araw po yun ng Lunes, no? Bahagi yun na kung saan ipakinabangan natin tayo, nagsumikap tayo na umiwas sa kasalanan, no? Pero hindi natin may tatanggi ang gawa ng ating kahinaan, tayo ay nagkukulang. Kaya, humingi tayo ng kapatawaran. At isa ko sa biyaya na pinagkakalawag ng Diyos ay ang dakilang sakramento ng pakipagkasundo o kumpisa. So, mula po alas 6 ng umaga, may misa muna tayo ng 5 o'clock. Pagamat Lunes po yun, ay may misa muna tayo ng 5 o'clock. Lilipat natin sa hapon yung misa. And then, magsisimula po yung pakumpisala. Tutulungan po tayo ng mga pakapalian sa bikaryato natin. No? So mga 7, no? Or 8 ang pwede yung magpakumpisal sa araw na yan. No? Kaya mas maaga, mas maigi, no? Para kasi baka mamaya ay dumating na, tapos na. No? Okay. Sayang yung pagkakataon.